Diyos. Di ba, meron naman hong mga tao na nagtataglay ng dual citizenship, di ba? Filipino citizen, at the same time, ay American citizen po siya. Di po ba? Bakit mo nabanggit yan din? Well, dun sa usapin po ng ating binabanggit. Yeah, sa, opo, di ba? O sige, dipuntahan natin yan. Oo. Pinag-uusapan natin nung umawag siya ng American passport sometime in 1999 and 2000. Kasi nung maalala mo na doon siya naglagay sa Amerika at nung mapunta sa kanya ang pagmamatnubay ng ABS-CBN, meron siyang American passport. Okay. Ito, kung imamatwid niya yung meron naman dual citizenship, di ba? May pwede kang Pilipino, pwede kang Amerikano, di ba? Apo. Naging batas yan din, mga 2008 pa yan eh. Ang pinag-uusapan natin, 1999-2000. Ibig sabihin, about 8 years away pa yung batas ng dual citizenship. Ngayon, ang sasabihin niya sa'yo dyan, ganito, paano ako mag-a-apply ng dual citizenship? Anong, paano ako mag-a-appeal ng batas na yun? Eh, Pilipino nga ako. Di ba? Oo. Ngayon, ito, ang ginawa niya ngayon, ang ginawa niya, mapapakita sa mga dokumento sa immigration, kumuha siya sa immigration na tinatawag na recognition of Filipino citizenship. Binigyan naman siya ng isang commissioner. Ibig sabihin, recognize. Alam mo, ang dual citizenship kasi dyan ay para lamang sa mga tao na nirenounce ang kanilang citizenship, Filipino citizenship, at para makuha nila uli yun. Ibig sabihin ngayon, kaya hindi niya ginawa na mag-apply sa dual citizenship at pa-recognize. Nilitaw kasi nang-renounce niya ang Filipino citizenship niya. Di ba? Oo. Bakit mo ina-acquire? Bakit ka mag-ano? Ba't ka mag-apply ng dual citizenship kung hindi mo na-renounce, di ba? Ang sasabihin niya ngayon sa'yo, ay hindi na nga ako mag-a-appeal kasi nga Filipino ako dahil napanganak ako ng mga Pilipinong magulang. E pa paano yung mga Pilipino dyan na nag-take ng allegiance sa Amerika? Nirenounce silang pagka-Pilipino at saka sila uli naging Pilipino sa pamamagitan ng batas. Pero ang pinag-uusapan natin, tanggapin natin sandali na okay yung kalagayan niya ngayon. E nung panahon na walang pa yung dual citizenship, 1999 to 2000, siya ang chairman emeritus ng ABS-CBN. Hindi ang nagkaroon siya. Dahil wala pa namang dual citizenship ng panahon na yun. Panahon na yun, totoo. Hindi ba? At ka, ang pinag-usapan nga natin dito, pinayagan ka ba ng Amerika na hindi mo i-renounce ang pagiging Pilipino mo? Yun ang pinag-usapan natin dito. I-renounce niya yun. At palagay ko, i-renounce niya. Kaya dapat, hindi recognition ng Filipino citizenship ang kinuha niya nung meron ng batas, nag-appeal na lang siya ng dual citizenship para maging Pilipino siya uli. Pero hindi niya matatakasan ang pangyayari na sa mahigit na siya o 8 taon, Amerikano siya at siya ang chairman ng ABS-CBN. Oh, maganda rin itong punto ng isa nating taga-subaybay mula po sa Long Beach, California. Ano ha? Ito po, talagang walang patid sa pagsubaybay sa atin si Kuya Cesar Buhangin Trinidad. Ang kanyang punto, ganito, also po, sa PDR ng ABS-CBN, maybe, Loida Nicolas Lewis and her friend George Soros entities have PDR in the closed TV station. Well, yun naman daw ang kanyang sariling pananaw. Sabi ko nga dyan, dahil nga sa napakarami ng mga Philippine depositary receipts na ito, nangailangan sila ngayon ng isang PCD Corporation nominee. Yan ang gusto kong makita sapagkat isa ito sa mga nangahawak ng pagmimayari ng ABS-CBN. Tandaan mo dyan, malalaking korporasyon ang nangahawak ng pagmimayari ng ABS-CBN. Incorporated at saka itong PCD Corporation nominee. Itong kalawang ito dyan, nakalagay sa mga dokumentong sinamiti nila, hindi sila fully Filipino-owned. Sila mismo ang naglagay ng dokumentong ito, PCD Corporation,
nominee, sabi niya, doon sa mga dokumentong binigay ng Legislative Franchises Committee, majority Filipino lang. Yung dalawang corporation na nagme-may-ari naman ng Lopez Incorporated, dalawa roon dyan, ay majority Filipino rin. Anong ibig sabihin pagka majority Filipino? Oh. Eh hindi. Hindi 100%. Tama po. Lumabag ka ba o hindi ka lumabag? Lumabag ka. O hindi ba? Yan ba tinanong sa Senado? Tinanong ba yun sa Senado? Sino senador ang nagtanong yan? At paano sinagot ng ABS-CBN? Ang sinagot lamang, ang sumagot, hindi ABS-CBN. Ang pinasagot niya, Securities and Exchange Commission. Yung SEC pa po. Oh. Eh, itatanong ko sa SEC ngayon, pupwede ba ang mga PDRs pagka ang pinag-uusapan, media outfits, na kung saan ang Saligang Bitas mismo ang nagsasabi na 100% Pilipino? Ba't mo pinayagag na makapili yung mga foreigners? Alam mo ba na maaring napakaraming foreigners ang nakabili ng PDRs? O sabi niya, hindi ko po alam. Oh, akala ko pa Securities and Exchange Commission ka. Hindi ba nakabantay ka ng gobyerno? Oh, hindi mo alam. Paano ngayon kung nakabili sila ay napakarami na berkaro pala? Ako, at kasama niyo sinasabi mong Lloyd and Nicholas. At yung pinaglaruan nila ang Saligang Batas. Eh. Oh. Okay, so sabi ka ng ating taga-panood, eh, baka sakali, baka lang naman, garanti sa kayo na kayo ng lahat. Hindi, tama siya. Ako na, baka sakali niya. No. Sakali nun? Oo. 132 million Philippine depositary receipts. Wala kayang foreigner, wala kayang banyaga ang nakabili nun? Oo. Eh, samantalang American citizens at yan. Opo. Oh. Anyway, Kong, basta ko po ng ilang mga reaction pa, no? Habol natin.